Bayan uling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain. Nang halan ay ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan uling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain. Bisa natin ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, mapagpalang umaga po ng Sabado, ikalabing isa sa buwan ng Mayo, patuloy ho natin isama sa ating banal na misa ang mga panalangin na pinabot sa ating himpilan at sa ating home programa. Kaya naman, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya ay walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos. Kaya't isinaman nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasiya niyang tumawid sa Akasya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sa mga kapatid doon na malugod nilang tinanggap si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kaniyang mga Hudyo, sa hayagang pagtatalo at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan.
ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan at papurihan ng mga nalikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamumunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal. Lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit dalhin tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, ihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalawin ako sa Ama para sa inyo. Sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli, mga kapanalig, at magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat muli po tayo nagkatipon ngayong umagang ito ng Sabado. Bago natin pagdiwang ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. At napakaganda po na mga mensahe ng ating mga pagbasa. Kaya nung aking pong pinagnilayan, binalikan ko po, no? Noong last year, na bago matapos ang taon, sa akin pong isang misa, ay natanong ko sa mga umatend na ano ba yung gusto nilang mapasa kanila. Dahil syempre at the end of the year, no, sa unang araw ay pinagdiriwang natin ang pagiging ina ni Maria kasabay ng pagdiriwang ng Peace for the World. Kaya marami po ang nagsabi na gusto nilang makamtan ang kapayapaan sa buong taon para sa kanilang pamilya, para sa kanilang komunidad, at para sa mundo. At marami naman nagsabi, almost, na yes, no? Yun ang gusto nilang makamtan. Pero alam niyo po, sinabi ko po sa kanila na actually, itong hinihiling natin ay isang bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. No? Tayo'y bukas sa ating isip, sa ating buhay, o sa ating mga kamay, natanggap muna natin yan, no? Ang kapayapaan, no? At lalo na yung kapayapaan at magandang kalusugan, no? And then, siyempre, marami dyan, na humihiling po nung mga nakaraan na yun na, of course, good life and more money for 2024, no? Pero alam niyo po, natanggap na natin yung
regalong yan ng kapayapaan, as I've said, also the gift of good health, no? Pero ang part na napakahalaga dyan ay hindi lang tayo mag-iintay na mangyari yan. So we have also to start, and we need to do to start working. And chances are you will make more money, and chances are you will receive peace if we start doing and working for what we asked for. Kaya kung kayo po tatanungin ulit, no? Kung ano yung inyong ihilingin o ano mang hingin ninyo sa Ama, ano po kaya yon? Marami sa atin ay lalo na sa mga panalangin ay pinapadala dito sa Veritas, ano? For good health, no? For financial blessing, of course, unity and peace, ano? Pero ano ho ang iyong ihingin at ihilingin sa Ama? Alam niyo po, naalala ko, natanong po ito at sumagot po ang kanyang kabanalan, no? Na the late, no? Pope Emeritus, no? Benedict XVI. At ang kanyang sagot sa tanong na ito, kung ano man ang ihingin niya sa Ama, ay sinabi niya na I will ask God, no? Hilingin ko sa Diyos na maawa niya akong husgahan. No? Nang husgahan niya ako ng may awa. Napakaganda, di ba? Kung si Pope Benedict XVI, no? Ang tatanungin, no? Kung ano ang kanyang hihilingin sa Ama, eh husgahan siya ng may awa. Alam ko po na marami tayo hinihingi sa Panginoon. At kitang-kita po yan dito sa ating palatuntunan, sa ating programa. Kaya maganda ho na mapakinggan sa Ebanghelyo ngayon na sinabi mismo nating Panginoon, tandaan ninyo, ano? Ano mang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. So lahat ng ating hihilingin at hihingin ay dapat sa ngalan ng ating Panginoon. Now, He will not ask for things not transitory. Ibig sabihin po niyan, the Lord is asking us to ask from Him things that really matters. No? Yung one that really lead us to eternal life. Huh? So marami ba sa atin na isinasama ito sa ating mga naisingin sa Panginoon? At dahil tayo po ay nasa panahon pa ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay at we continue our journey, our Easter journey, kaya hilingin natin sa Kristong muling nabuhay na tulungan po tayo na makita natin ang mahalaga sa buhay na ito at hingin natin sa Diyos, no? Kung ano talaga yung kailangan natin para sa ating kaligtasan so that our joy may indeed be complete. Yun, mismo sabi ng Panginoon, hingin nyo sa akin sa pangalan ni Jesus at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So napakaganda na assurance sa ating Panginoon ngayong araw na ito at patuloy tayong lumapit sa Kanya ng merong confidence and trust and courage. But at the same time, hiningin natin ang talagang kailangan at mga kabuti at napakahalaga sa buhay natin. Tulad ni Pope Emeritus, the late Pope Benedict XVI, no? Ang kanyang hiningi at tatanungin siya ay husgahan siya ng Diyos ng may awa. At ang panalangin din natin ay ganun, pareho at nga sa lahat tayo makadulog sa buhay na walang hanggan. Oratio Imperata, Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adiya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay.
Pumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-abuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, pinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin pinamimintuhan namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. At pagsasalong walang hanggan. Buhay namin. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para manang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sa ng kalugdan at kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, na pumuno ang langit at lupa.
sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nunitain, sarili ay hinihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabirheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin na ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit kang sambahin ang alam mo.
Inihiling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan. Kapayapaan po sa inyo, mga kapanalig. Kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Aloy kami. Kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inaniyahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan na dugo ni Kristo na bay magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Fatima. O Birheng Pat Maria, ina ng Panginoong laban sa kasamaan. Pangako ng maawaing pag-ibig ng Ama, guro ng naghayag ng mabuting balita tungkol sa iyong anak, tanda ng nag-aalap ng ipakita mo sa amin ang lakas ng pagkalukob ng iyong pagkakandili. Sa iyong kalinis-linis ang puso, kalingain mo nawa ang mga nagkasala at akayin pabalik sa Diyos. Mga kapatid, sa iyong pamamagitan, itinatalaga ko ang aking sarili sa Diyos. O Birhen ng Santo Rosario ng Fatima, kaya nga nababalot
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manigluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit, at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, tang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo makipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos,
na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga iyong mga manatinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Step feet.
Panem di cello Christi tisti eis. Omne delectamen tuum in se habentem. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribuque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, u redemptionis tue fructum, in nobis in iuder sinciamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Ng kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-inisang paglilihis sa kanya. Purihin ang kalinis-inisang paglilihis sa kanya. Purihin ang kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-inisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-inisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Oh, son.